Hello everyone! Good morning and good day! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. My name is Dario Tangob, also known as Forest Vlogs here in YouTube. Before ako mag-upisa sa aking topic for today, I just want to say thank you to all the viewers, silent viewers, sa mga viewers na lagi nagko-comment ng kanilang mga appreciations, at the same time yung kanilang mga questions about sa pagninegosyo ng Sari-Sari Store. Sa lahat ng mga nagsishare, nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? maraming salamat guys sa mga OFW also na walang sawang nagsusuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much for appreciating my vlogs. For today's video guys, gumawa ako ng video ngayon. Actually, madaling araw na ngayon. Mag-1 a.m. na from Sunday going to Monday. Kasi bukas or mamaya is actually start na ng pasukan. So, this is actually a good news kasi this is a good, ano no, para siyang aktibidades na pwedeng mag-shake ulit ng economy natin. What do you mean by that? Pwedeng mag-move ulit. Especially sa pagninegosyo, yung mga negosyante na kagaya natin na nagtitindahan. Kasi usually, pagka ganito, kagaya kanina, napansin ko ang daming namimili ng mga biskuit na balot-balot. It is usually hindi nangyayari dito sa store. Ibig sabihin, yung mga nanay, yung mga parents, namimili ng school uniform, namimili ng mga pambaon. So, dito sa store natin, no, usually, namimili sila ng mga mamon-mamon, mga pudgy bar, etc., mga lemon square, mga biscuit. So, zest, oh, mabili din. So, ibig lang sabihin nito, guys, is merong event sa buhay natin. Bumalik na naman yung mga estudyante. Since bumalik na yon ulit, it's a good news for us kasi malamang sa malamang yung mga tindahan na malapit sa schools, yung mga nagkakantin, yung mga nagtitinda ng mga merienda or snacks, etc. Pwede maging benefited dito sa pagbukas ulit ng klase. Okay, kagaya natin ng mga nagsari-sari store. Kano po Malboro? 8 pesos isa. Ilan? 2 po. Ito po, 16. Ano pa? Baka po, ano? So yun nga guys, pinost ko kasi maraming namili. So, titingnan natin in the following days kung ano yung magiging effect nito sa mga store natin. Kasi this is a very important event, lalo-lalo sa mga grocery stores or mga tindahan na malapit or within the vicinity ng mga eskwelahan. So, isa pa dito sa lalakas siguro na business ngayon is that yung mga nagtitinda ng school supplies as well, yung mga nagtitinda ng uniform. So, yung mga tindahan na merong tindang school supplies, so malamang magbe-benefit din kayo sa ganitong event or pangyayari sa buhay natin. Okay? So, yun lang, no, sa mga parents dapat lang bantayan nyo rin yung mga anak nila na maging safe at the same time. No, na mag-aral na mabuti. So, ganun pa man guys, congratulations to each and everyone sa lahat ng mga nagpa-enroll, sa mga viewers ko na meron din mga sari-sari store. Yes. Let's just all be optimistic, no? So, maging positibo tayo sa pananaw kung ano man na magiging effect ng pagbukas ng klase sa mga negosyo natin. Ako kasi, guys, excited ako kasi iba 24 hours open kami. Dati kasi, may kwento ko lang, no? Yung ilan ang Malboro Red? Dalawa. Pagka ganitong pasukan kasi, usually mabili. Mabili talaga. Especially pagka madaling araw. Ayan na kuya. Mga madaling araw, mga start ng 3 or 4. Yan, mga ganun. Kasi maliban kasi sa, ang isa sa market namin is yung palengke, di ba? Harap kami ng palengke. At the same time, yung babaan ng bus or sakaya ng bus sa amin din harapan. Is syempre yung mga kabahayan. Okay? Yung mga kapitbahay nyo. Kung kayo may tindahan, so kung maaga kayo magbukas, malamang sa malamang mabibilhan kayo kasi yung mga nanay magluluto, tama, di ba? So, malamang dyan yung mga itlog, okay, mantika, etc. Kailangan sa early breakfast or breakfast ng mga estudyante nila, malamang sa malamang mabibili yan, mabilhan kayo. So, maging prepared lang kayo guys, no? So, maging parang tawag nito is, sabi nga nila kung may opportunity na darating and then you are prepared for that, malamang sa malamang magka-benefits ka nun. Okay? So, daig ng, sabi nga na, daig ng masikap yung daig ng masinop, nang masinop yung masipag. Kung masipag ka lang pero hindi ka naman ganun kasinop, no? Madadaig tayo. Okay? So, ganun pa man guys, no? Reminders lang, especially sa mga nagtatanong.
Kasi 'di ba lahat ng items ngayon nagtaasan. So, dahil na maraming mga problems na kinakarap ng bansa natin, especially yung mga nagtatago ng asukal, daming mga na-discover. So, ganun pa man, it just be, tawag nito, mindful sa negosyo natin. Kasi, kunyari, nagtago ka na asukal, dahil yung asukal tinago, tapos ngayon, nilabas naman na sa market, nagbaba na, mababa. Kasi yung, may binilita kasi na yung ibang supermarket, nagbababa na. Pero 1 kilo lang per customer ang pwede mong bilhin. So yun nga guys, sorry, just be mindful of our business. Kasi sabi ko nga, once na merong opportunity, once na merong activities na pwede mag-spur ng tindahan mo na pwede pang tumaas yung benda mo. Kasi yun naman talaga pinaka-goals natin. Na lumago yung business natin, makasurvive sa pandemic, lumago or kumita ng konti kahit papaano. Kasi diba nagpuya tayo, nagsipag tayo or nag-invest tayo ng puyat, pagod, etc. Lahat ginawa natin para mapa-improve yung store natin. So, maybe if you are prepared for that, no? So, I think kikita naman tayo lahat. Okay guys, thank you so much for watching. And then, the same time guys, no reminder lang sa mga baguhan ng Sari-Sari store. Just be vigilant na rin sa mga tindahan nyo kasi may mga store na naka-experience ng guys ngayon, no? Medyo meron cash out. Red Horse po, yung kan lang. Yung kan lang? Wala. Ubusan. Kasi may mga na alam mo yun, natutukan ng ingat-ingat na lang din tayong lahat. Mga natutukan ng alam mo yun, na hold up. So, kayo din, ingat din kayo at the same time. Ang ginagawa kasi, mas maganda pa rin secure tayo. Kasi lalo na tayo, maaga tayo nagbukas or late tayo nagsasara yung mga ibang store. So, extra cautious, extra vigilance area, and then aimahin nyo po lagi na maging maingat. Okay? Kanina pala guys, is Sunday, diba? So, maraming tao. Ramdam ko yung excitement ng mga nanay na namimili. So, parang Pasko pala, no? Pagka may ganyang event. Kasi, namimili talaga yung mga tao. Parang Pasko, pag naghahanda or New Year, naghahanda sila, namili na panghanda. Ganon din pala sa pasukan. So, yung mga, excuse me, sorry. Mga nanay, maraming namimili, maraming pambaon. So, since first day pa siguro ng klase, marami pa silang panghanda or panghanda tuloy, pamili ng mga kung ano-anong pambaon. So, magbe-benefit yung, magbe-benefit yung store natin. In the long run, I hope na this activity will help our store to recover as well. Economically and financially. Kasi alam naman natin lahat na pinagdaanan natin 2 years na halos wala rin kinita yung mga nagdinegosyo. Yung iba nagsara, yung iba sakto lang, nakasurvive lang, yung iba kumita ng konti, etc. So, just be thankful kasi yung negosyo natin is parang pandemic proof kasi nung nag-pandemic. Kahit pa paano yung mga sari-sari store, grocery store, yun yung mga nakasurvive, yun yung mga lumago ng konti, yun yung hindi pinasara. Okay? Guys, sinisipon na ako. Nag-vlog lang ako kasi na-miss ko rin kayo lahat guys. So, thank you so much. I hope na may natutunan kayo sa aking mga videos, especially yung mga tips ko pagdating sa mga sari-sari store business ideas. And then, sana lumago din yung ating mga negosyo. Thank you so much. Guys, thank you so much. Maraming salamat. Goodbye.